Guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa Villa Trava, yung project natin. So ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano na yung nagiging progress natin for the past 8 months. So watch out! If you are building a luxury house, you will need materials that will also last long. So gumamit kami dito ng stone-coated roofing material by Kawara. Ito naman yung insulation bubble niya. Pasok ko tayo dun sa main foyer niya, papunta dun sa main living room. So dito sa right side, ito yung powder room. At makikita nyo, meron naman tayong ceiling works here. And this one is the guest room with ensuite toilet and bath and walk-in closet. We are here naman sa second floor, which is yung may open below siya. Nandito, maglalagay tayo ng Patagonia stone na accent wall. Nakakabit na yung roofing material natin, pero hindi pa siya nakafix kasi ililigtas pa natin yan. Ito naman yung view from above. So meron pa rin tayong accent wall dito sa high wall natin sa left side. As you can see, marami tayong openings, lahat yan windows para ma-maximize natin yung light and ventilation. As you can see, wala tayong gutter sa perimeter ng roof natin kasi naka-concealed gutter tayo para mas magandang tingnan. Ito naman yung portion ng kitchen natin, yung foyer and living room view. Right now, nagsisiling works pa tayo, so babalikan natin yan. To give you a better explanation on how we did came up sa design na to, we need to know the technicalities of the house. First, the lot size is 600 square meters. For the whole Trava development, panglima pa lang kami nagtatayo ng bahay. Sa lote na to, merong 300 lots approximately. The first challenge that was given to me is how can you put two families in one house? Sa laki ng bahay na to, walang problema. Pero paano natin pagmumukain na yung bahay, hindi halatang may nakatirang dalawang pamilya. So ayaw natin siyang maging mukhang duplex, ayaw natin siyang maging townhouse, yung magkakaroon ng partition between the houses na mahalata from the outside. So I've come up to the design na unified yung bahay. Hindi siya mukhang dalawang bahay, hindi mukhang dalawang pamilya yung nakatira, pero cohesive pa rin yung design natin. Sa Trava Development, meron silang design or character na architecture na sinusunod, which is yung tropical design. On this project, minaximize natin yung space, so the main priority is yung floor area. The setbacks that we introduce are 4.5 sa harap, 2 meters sa left and right, and 2.5 meters sa rear side. Kahit sinagad natin yung setbacks dun sa lote natin, we also maximize the light and ventilation. So it's a win-win situation. Another major challenge is how can we finish the project in just 1 year? Imagine a 720 square meter na bahay tatapusin mo ng 1 year. So we introduce materials that can be easily assembled like our AAC blocks. Ginamit natin siya dun sa mga partition walls natin instead yung conventional na hollow blocks. We also have a project management team to ensure the schedule and the specifications are followed. Right now, our progress is between 60 to 70% and we are on the finishing stage. Sa mga nagtatanong naman kung magkano yung bahay na to, saan siyang bracket, sa mid-end ba siya, sa high-end, or dun sa luxury, to tell you, this is on the luxury side of construction cost. Almost all our walls are treated with tiles, sintered stones, high-end fluted panels, Italian tiles. Thank you guys, I will end my vlog here. So ito nga pala yung engineers namin, yung contractor namin. Next vlog natin is yung mga luxury finishes. Bye guys!